Magandang araw. Welcome back sa Basic Knowledge PH. So, for today's video, gagawa nga tayo ng panibagong tutorial or discussion regarding dun sa kung paano pa tayo gagawa ng relay module. So, it is continuation lang nung naroon natin video, yung about dun sa what is relay. Pero dito, ipapaliwanag natin yung step-by-step na paggawa ng relay module. So, gagamit pa rin tayo dito ng software. Yun nga yung ginamit natin dati, yung liveware. Papakita ko sa inyo yung mga components na dapat natin gamitin. Papakita natin dito kung paano gumagana yung relay module gamit yung ating simulator. Kung interested kayo, simulan na natin. Ito na nga mga kabasic. Siyempre, buksan muna natin yung software na gagamitin natin para sa simulation. Yan, maximize lang natin para mas maganda, then pwede na tayo mag-start. So, dito sa right side, may pane tayo na makikita. Ito yung gallery. Dito natin makikita yung mga components na kailangan natin. Una, i-drop muna natin sa working space natin yung mga components na kailangan natin. Simulan natin sa power supplies. Click natin itong cell, then palitan na natin ang value para makalimutan pa natin eh. Then, syempre, di mawawala yung ground. AC voltage. So, palitan na din natin itong sa AC natin ng 220 volts, 60 hertz. Then, punta naman tayo dito sa input components. Kukuha lang tayo dito ng push to make na switch na gagamitin natin pang trigger mamaya. Then, sa output components naman ay kukuha tayo ng SPDT relay at syempre isang filament lamp na magsisilbing output natin. Then, sa passive components naman, makikita natin dito yung current limiting resistors. Then, diode at transistor naman dito sa discrete semiconductors. Ito ang kagandahan kapag nagsasimulate tayo. Malalaman natin kung ano bang kategori yung component na ginagamit natin. Then tara, ayusin na natin yung layout ng schematic diagram natin. Ilayo lang natin ng konti ito. Then, adjust lang natin ito. So, adjust lang natin ito based dun sa naiisip natin na design. Huwag natin masyado pagdikit-dikitin at huwag din naman yung masyadong layo-layo. So, kapag halimbawa, i-reorient natin itong component na ito sa liveware, press lang natin yung Ctrl-R. Then yan, adjust-adjust lang tayo ng position. Tingin ko ay perfect na ito para sa schematic diagram na gusto natin gawin. Next ay para magdulugtong-dugtong lang tayo ng mga component dito. So, para ma-on yung transistor natin, kailangan natin ng current limiting resistor sa base niya. So, connect lang natin itong 1 kilo ohm na resistor. Then, connect pa natin ito sa push to make na switch. Nang sa ganun ay nakadepende sa atin kung kailan natin gustong mag-on yung transistor. Then, syempre, kailangan natin dito ng positive voltage. Kaya, i-connect natin ito dito sa 5 volt cell natin. Yan, connect lang natin. Then, syempre, yung negative side ng cell natin ay nasa common ground natin i-connect. Then, syempre, yung emitter ng transistor natin is nasa ground lang din. Then next, itong sa collector side naman natin, balay ko connect lang natin itong coil ng relay sa collector natin. Yan. Then, dito pala ay gagamit tayo ng flyback diode o flywheel diode na nakaparallel sa coil. So, para saan ba itong flyback diode natin? So, ito ay ginagamit para maiwasan natin yung tinatawag natin na flyback. So, ang flyback is yung sudden voltage spike na possible mangyari kapag na-energize yung coil natin. So, dapat ay aware tayo sa orientation ng diode natin dito. Bale, dapat naka-reverse bias siya pag naglagay tayo ng DC biasing voltage. So, connect lang natin itong anode niya sa collector. Then, siyempre itong cathode niya is dun sa other side ng coil natin. Yan. So, ang kulang na lang natin dito is yung biasing voltage ng transistor natin. So, pwede din tayo ditong kumuha sa 5 volt cell natin since ang specs naman ng relay na gagamitin natin sa project ay 5 volts lang din. So,
Sige, connect lang natin. Burahin muna natin ito para smooth yung pagkakakabit natin. So, kabit lang natin muna ito. Yan, sa taas. Then, balik natin itong sa switch. Pinapahirapan tayo magkabit. So, yan. Yan yung first part ng circuit natin. Actually, pwede na natin yan i-simulate. So, press lang natin itong start. Then, click natin itong push to make button natin. Observe nyo yung mangyayari sa contacts ng SPDT relay natin. O, di ba, pumapalo yung contacts natin. Ngayon, pwede na natin itong ikabit yung sa second circuit natin. Kung saan gagamit tayo ng 220 volts na AC. At syempre, ilaw. So, stop lang muna natin para ma-edit natin ulit yung schematic natin. So, connect lang natin itong AC voltage natin sa common contact. Then, itong lamp, connect lang din natin dito. So, ang expectation natin dito is mag-on yung lamp natin once na matrigger natin itong transistor gamit yung push to make button natin. So, yung other side ni lamp ay i-connect lang din natin dito sa normally open terminal ng relay. Pag gumalaw itong movable contact na ito, masusupplyan na ng 220 volts yung lamp natin at iilaw ito. Subukan natin i-simulate. Play natin to, then push natin itong push to make button na switch. Yan, gumana. Ito ang isang malinaw na example ng pag-define kung paano gumagana ang relay. So yun nga, tapos na. Sana may naitulong ang video na ito para sa inyo at sa inyong mga future projects. At syempre, kung bago kayo sa channel ko at nais mo pong makakita ng mga interesting video, so huwag mo na syempre mag-subscribe at mag-like. Then syempre, i-click mo na rin yung notification bell para mag-notified ka sa mga bagong videos na gagawin pa natin. So maraming salamat at mag-ingat tayo. Basic knowledge.